Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City, narito na ang mahalagang balita sa mga oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Kasado na ang kanya-kanyang kampanya ng mga tatakbo sa presidential at vice presidential race. Ang tambalan ni Senator Panfilo Lacson at Senate President Vicente Soto III ay magsasagawa ng kanilang proclamation rally sa Imus, Cavite na siya na rin baluarte ng dating PNP chief. Gagawin naman sa Philippine Arena sa Bulacan ang proclamation rally ni dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos at Mayor Sara Duterte Carpio. Sa kanya mismong probinsya sa Camarines Sur, aarangkada ang kampanya ni Vice President Lenny Robredo. Kasabay nito, ang bulaklak na rosas ang magiging simbolo ng kampanya ni Robredo dahil kumakatawan umano ito ng love, hope, and a better life. Sa kartilya ng katipunan sa Liwasan Bonifacio, ilulunsad nila Manila Mayor Isko Moreno at Doc Willie Ong ang kanilang kampanya na uumpisahan sa isang misa sa Santo Niño Church sa Tondo bago mag-motorcade patungo sa venue. Sa kanyang hometown sa General Santos City, ilulunsad ni Senator Manny Pacquiao at running mate na si Lito Atienza ang kanilang kampanya na magsisimula rin sa isang motorcade sa buong lungsod. Sa bantayog ng mga bayani sa Quezon City, ang destinasyon ng labor leader na si Leody de Guzman at running mate na si Walden Bello na may temang manggagawa naman sa 2022. Ang campaign period para sa National Post ay magsisimula bukas, February 8. Sa loob ng 2 taon ng COVID-19 pandemic, muling bubuksan ng Australia ang kanilang bansa para sa turismo. Sa isang media briefing, sinabi ni Prime Minister Scott Morrison na simula February 21 ay muli silang tatanggap ng turista mula sa iba't ibang bansa. Gayunman, pawang mga bakunado lamang ang papayagan na makapasok sa naturang bansa. Dahil sa mabilis na aksyon at mahigpit na patakaran, isa ang Australia sa mababa ang bilang ng dinapuan at nasawi mula sa virus. Samantala, sa 7th sunod na araw, mas mababa sa 10,000 ang bagong kaso ng COVID-19. Sa latest tally ng Department of Health ngayong Lunes, February 7, may naitalang 6,835 na bagong kaso ng coronavirus disease. Higit sa 16,000 ang bilang ng gumaling o kabuang 3,445,129. Sa ngayon ay nasa 3,616,387 ang kabuuan bilang ng mga tinamaan ng COVID-19 sa buong bansa. Nadagdagan naman ng 12 ang bilang ng mga nasawi o kabuuang 54,538. Sumuko sa militar ang mag-ama na kapwa miyembro ng Abu Sayyaf Group sa Patikul, Sulu. Hindi ginilala ang 2 para na rin sa kanilang seguridad na voluntaryong nagtungo sa headquarters ng 1103rd Infantry Brigade sa Barangay Bonbon sa Naturang Bayan. Ayon kay Western Mindanao Command Commander Lieutenant General Alfredo Rosario Jr., ang 2 ay dating tagasunod ni ASG sub-leader Ama Maas na nasa ilalim ng pamumuno ng napatay na si Hatib Haan sa Wadjaan. Isinuko rin ng mag-ama ang kanilang baril na kinabibilangan ng 2 M1 Garand rifles. Para sa Kidlat News Update, AJ Ignacio, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.